Magsitay na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naloba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idungutos mong pakinggan namin ang iyong ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito ay sa aming kalooban. Kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y
aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol,
isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at ito at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." At ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, "Tumindig kayo." Sabi niya, "Huwag kayong matakot." At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Sa linggo hong ito, bilang pagninilay natin, maganda ho muna nating mapansin sa ating unang pagbasa ho, si Abraham. Ito po ang pangalan ni Abraham bago pa ho makipagtipan ang Diyos sa kanya. Si Abraham na pinangakuan ng Diyos ng biyaya. Ano ho yung biyaya na pinagkaloob at pagkakaloob sa kanya ng Diyos? Siya ho ay magkakaroon ng anak at sa kanyang salinlahi, isang bayan ang mabubuo. Kausap ho ng Diyos si Abraham nito, hindi pa ho siya magkaroon ng anak. Wala pang anak. Zero. Pero pinangakuan ng Diyos, mula sa iyong anak at salinlahi ay magmumula ang isang bayan. Pinangakuan din siya ng lupa at biyaya. Ano ang tugon ni Abraham? Siya ay sumunod. Sumunod sa utos ng Diyos sa kanya na lisanin ang kanyang bayang sinilangan. Maganda rin po no, sa ating ebanghelyo na habang nagpakita at nagbagong anyo si Jesus sa harap ng kanyang alagad, ay may narinig silang isang tinig na nagsasabing, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Bakit naging kalugod-lugod si Jesus? Dahil sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos. Parehong dalawa, si Abraham at si Jesus, na tumalima sa utos ng Diyos. Bakit sila tumatalima sa utos ng Diyos? Dahil sa tindi ng tiwala. Si Abraham, nagtiwala sa Diyos na nag-alok sa kanya ng malaking biyaya. Si Jesus, na buo ang tiwala sa Ama, na naging masunurin hanggang kamatayan. Hindi ba pag may isang taong wala kang tiwala, susundin mo ba? Pag yung taong yun nagsabi sa'yo at wala kang tiwala sa kanya, sabihin, "Pasok ka diyan." Papasok ka ba? Magdadalawang isip ka. Kasi iniisip mo, papahamak ako nito. Baka may budol to. Pero kung buo ang tiwala mo, pag sinabi niya, "Pasok ka diyan, daan ka diyan," susunod ka. Kaya maganda ho na sa linggong ito, makita natin ang paglalim ng tiwala natin sa Diyos. Kanino tayo kumakapit bilang mga Kristiyano? Kanino tayo nagtitiwala bilang mga Kristiyano? At ang sagot natin ay sa Diyos. Wala na hong iba. Wala na hong second option. Sa Diyos lamang tayo at buo
ang tiwala natin sa Kanya. At siguro ito yung unang hamon natin sa panahon ng Kwaresma, ang paglalim ng tiwala natin sa Diyos. Na kahit ang ating kinabukasan ay handa nating ilagay sa kamay ng Panginoon, hindi sa sarili nating kamay. Kasi kung iniisip lang natin ang ating sariling kakayahan, nasistress tayo para sa iba. We feel anxious about the future because we see the future by our own hands. Pero kung titignan natin, kung bibigyan natin ang puwang na ang kinabukasan natin ay nasa kamay ng Diyos, wala tayong dapat ikapangamba. Wala tayong dapat ikatakot. Kasi nasa Diyos ang ating tiwala. Kung maalala ho natin, no, sabi ho sa Ebanghelyo, kung ang mga ibon nga ay nakakain, ang mga damo ay susunugin, pero daramtan sila ng Diyos. Ikaw pa kaya? Hindi ka ba tutulungan at aalagaan ng Panginoon? Kaya bakit ka nababagabag? Why are you worrying about your future? Let tomorrow worry about itself. Kasi, bakit buo ang tiwala natin sa Diyos? Walang dapat ikatakot, walang dapat ikapangamba. Ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan ko. Hindi ang kung ano-anong dapat mong isuot para swertihin ka raw. Sa Diyos ang tiwala. At sa Diyos ang buong tiwala. At pag buo ang tiwala natin sa Diyos, kaya nating sumunod sa Kanya. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa. Buo ang pagsunod natin sa Kanya. At kung sumusunod tayo sa Kanya, kasama din noon ay ang pagsunod natin sa Kanyang utos. Pagsunod sa Kanyang alituntunin. At pag sumusunod tayo sa alituntunin at utos ng Diyos, nagbabago ang buhay natin. Bakit? Kasi dinadala tayo ng mga utos ng Diyos tungo sa pagbabago ng buhay natin. Dinadala tayo sa pagpapanibago ng ating buhay bilang Kristiyano na tayo ay lumalago sa ating kakayahang magmahal ng kapwa natin. Lumalago tayo sa ating kakayahan na umunawa ng kapwa natin. Hindi sarili ko lang ang pinapansin ko at iniintindi ko. Hindi lang kung ano yung close sa akin, sila lang para bang nakakwadrado. Binubuksan natin ang ating isip. Binubuksan natin ang ating pag-unawa para sa kapwa natin. Lumalago sa pagmamahal. Kaya hindi ba pag ang tao ay lumalago sa pagmamahal, siya ho ay lumalago bilang isang tao. Siya ho ay lumalago bilang isang tao. Kaya kasama ho ng ating mga pagpapanata sa panahon ng Kwaresma, sana hindi lang natin ito gawin dahil nakasanayan natin. Sana hindi lang natin ito gagawin dahil tila ay naging tradisyon na kuno natin. Pero ginagawa natin ito para mapanibago ang ating buhay. Hindi ko ho alam kung ano ang mga panata ninyo tuwing itong panahon ng Kwaresma. Pero sana ho, hindi lang pag-Kwaresma gagawin. Ito sana ay maging simula ng ating pagdanais ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng ating kalooban. Ang Kwaresma ho sana ay maging daan natin tungo sa pagbabago ng ating buhay. Magiging mapag-unawa. Kung dati ay mabisyo, paglinggo, nasa sugalan, nasa sabungan, baka pwede naman paglinggo na bilang pagpabago natin, paglinggo, nasa simbahan na. Kung dati ay mapanira ng kapwa, baka
pwedeng pagpapahayag at pagbabago ng buhay natin ay hindi na masasakit at mapanirang salita sa kapwa ang binibitiwan, kundi salita na nagbibigay pag-asa sa kapwa. Salita na nagbibigay encouragement sa kapwa niya, hindi tinatapakan at binababa ang kapwa niya. May pagbabagong nangyayari sa buhay. At tulad ng Ebanghelyo, si Jesus nagbagong anyo, pinakita ang tunay na itsura ng bilang natin bilang mga Kristiyano. Sana tayo rin sa pagtahak natin ng panahon ng Kwaresma, nagiging bagong likha tayo. Lumalago tayo dahil sa panahon ng Kwaresma, nagbabagong anyo ang mga Kristiyano. At ang anyo natin ay mula sa pagtalikod sa kasamaan, sa mga pangit nating gawain at nanakasanayan, tayo ay lumalago sa pagmamahal, nagiging tanda ng pag-asa ng Diyos sa kapwa natin. Kaya magandang paanyaya po ang ating Ebanghelyo at mga pagbasa sa linggong ito, na unay laliman ang tiwala natin sa Panginoon. Siya na pwede nating ilagay ang ating kinabukasan sa Kanya. We know our future is safe in the hands of God. At bilang pagtugon natin sa Diyos, tumatalikod tayo sa kasalanan, sa mga pangit nating gawain na nakasanayan natin, at yumayakap tayo sa daan ng pagbabago ng buhay natin. At kung yun ang gagawin natin, nagkakaroon din tayo ng pagbabagong anyo. Nagbabago ang anyo natin. Magugulat kayong dating mainitin ang ulo, mapagpasensya na. Yung dating parang naghahanap lagi ng away, laging pasigaw magsalita, nagbabagong anyo na, nagiging gentle na, lumalambing na, nagbabagong anyo. At ito ang paalala at paanyaya sa atin ng Poong Hesus Nazareno. Pinakita niya sa atin ang daan ng pagbabago ng tao. At kung tayo ay susunod sa Kanya, nagbabagong anyo tayo. Mula sa dating pangit na pamumuhay, bagong likha na tayo sa tulong at awa ng Diyos. Amen. Magsitay na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon narinig natin mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos, Amang binubunyag ni Jesus, na si Jesus bilang Kanyang minamahal. Mapagtanto nawa nating tayo rin Kanyang iniibig habang ating idinadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa simbahan, maging salamin ang iyong pag-ibig nawa sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko,
sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisiyang kanilang nililikhat, ipinatutupad, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa kanilang pagsisikap maging mabuting tulad mo, silang pag-asa ng aming pamilya at pamayanan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga minamahal. Pakinggan mo ang iyong mga minamahal, Ama. Ilapit mo pa kaming lalo sa iyong puso upang kami rin matutong umibig katulad ng iyong pag-ibig sa amin sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Stay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay
niya na nagpapakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magstay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating kalawang Lenten Recollection sa darating na March 7, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang ating takapagsalita ay si Reverend Father Robert Arellano, RLMS, ang ating parochial vicar. Pinapalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.